Happy Pastor's Day po, Pastor Johnny. Most unforgettable moment and lessons na talagang dinadala ko hanggang ngayon na nakuha ko kay Pastor. So, siguro yung practice sa church, tapos silalagnat ako. Pinagtimpla ako ni Pastor ng Energen, tsaka pinaggawa niya ako ng gamot, pinag-prepare. So, parang napaka-touching nun sa akin kasi syempre, wala akong tatay. So, parang nakita ko yung father figure and also yung humility. Yun, yung talaga yung pinaka-natutunan ko doon na in everything that we do, we serve God, diba? So, yung glory sa Lord Latin, dapat palaging binabalik at ibinibigay yun. So, yun yung isa sa pinaka-tinatreasure ko na natutunan ko kay Pastor Johnny. Yung maging humble sa lahat ng gagawin mo at ibigay to lagi lahat sa Lord. Kasi sa Lord naman talaga lahat lagi yung credits. And for the message, and again, Pastor, maraming salamat sa pagiging tatay namin sa Jesus First Kalamba. We are so blessed to have you. And I pray na patuloy kang pagpalain ng Lord sa punang iyong pamilya and patuloy po na makasama ka namin sa paglilingkod sa Panginoon. I pray for happy life, for more happiness, for laughters, and i-grant ng Lord po lahat ng desire ng puso mo para sa iglesia at para sa mga workers sa church. And again, maraming salamat po bilang pastor namin. We are just so blessed to have you. Again, maraming salamat po, Pastor Johnny. Happy Pastor's Day po. From Jen and Lolabels. Thank you po. Something to say about Pastor August. Memorable moment or lesson that stick with me throughout the years. Marami naman po eh, marami na mabubuting aral o lesson na natutunan mo ba kay Pastor. Pero may isang bagay po talaga na lagi nag-i-stick sa amin o sa akin especially. Yun pong word na pagmamatapat. Kung minsan nga, parang naiisip ko na bukang bibig na ni Pastor. O parang bukang bibig na lang ni Pastor yung word na pagmamatapat to the point na kahit hindi yun yung topic sa BS o sa preaching, no? Pagdating sa uli, nadadivert pa rin niya para lumabas yung word na pagmamatapat. No? Siguro, kung minsan nga, naiisip ko rin, parang may pinatatama kaya sa Pastor. Pero hindi, no? Talagang yun yung the very need, no? Ng bawat Kristiyano. Yun talaga yung kailangan ng bawat Kristiyano. Kaya marahil, pinapaulit-ulit ni Pastor. No? At napaka-effective naman para sa akin at alam po maging para sa ibang mga kapatid. Kasi talagang nagsisingin. Nasa tuwing gagawa ka ng isang bagay, mag-iisip, no? Maalala mo yung word na pagmamatapat. Yan. Anong masasabi ko kay Pastor? Yan. Marami din. Sa ilang taon pa lang na nakasama namin siya ng family ko, no? Meron akong isang bagay na masasabi sa kanya in two words. Good example. Po. Sa pagiging head of the family, napakabuti niyang halimbawa. Walang duda, po, na ginagawa niya lahat para sa kanyang pamilya. Yung responsibility niya sa father, tapos gawaing bahay, no? Just to make his family happy and comfortable. Sa pagiging leader ng iglesia, pagiging pastor, napakabuting halimbawa din po ni Pastor Rogus. Hanggat makakaya niya ay hindi siya nag-uutos. Ginagawa niya lahat.
ultimo pagmamap ng church. No? Kaya kanga-nga, no, the glory belongs to God po. Pero napakabuti po niyang leader. At very sensitive po siya sa pangangailangan ng kanyang mga tupa. Sa pagiging lingkod ng Diyos, talagang makikita rin sa kanya yung pagpapakumbaba at pagsunod. Kaya nga po, yung karakter ni Pastor, ma-describe ko po with three positive things at isang negative. Yan. Yung positive, mabait, masipag, matyaga, at yung isang negative ay makakalimutin. Yun lang po. Kaya kay Pastor August, marami pong salamat, Pastor, sa iyong pagtitiyaga at kasipagan, sa lalo na po sa ministry. Nawa ay patuloy po kayong pagpalain ng Lord, palakasin physically and spiritually. Dalangin ko po na yung pinakamimiti nyo o natin na church lahat ay ipagkaloob na po ng Panginoon. So, God bless po, Pastor, sa inyo at sa buong ninyong pamilya. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Nahilingan po ako na magbigay ng maiksing pananalita pa tungkol po kay Pastor Raymond. So, dinivide po siya into three. Una po, nakilala ko po siya bilang bogey, isang kaibigan, at naging kumpare para kay Iel. Tapos po, nakasama ko siya sa JF. Naging Brother Raymond po siya sa akin, nakasama ko po siya sa mga Bible study hanggang sa silang na bako-bako ang daan, tapos malikabok pa. Marami pong mga Bible study na nakasama po niya ako hanggang sa Daet, sa Bicol, nakasama din po ako. At nung mga panahon na yon, siya po yung naging nagtuturo sa amin sa SO. Marami po akong natutunan sa kanya. Tapos hanggang sa naging Pastor Raymond na po siya. Doon po, mas marami po akong natutunan. Unang-una po, yung paraan ng pagdidisiplina po sa amin. Yung pakakainin ka muna sa McDonald's, sa Max, bago pa niya sa sermonan. Mga ganun po. Tapos sa finance naman,
natutunan ko pong magtiwala sa Diyos dahil lagi po silang nakakatanggap sa akin ng gear or letter. Dahil kapos po tayo sa financials that time, pero nandun po yung pagtitiwala namin sa Diyos na siya po yung magpo-provide ng lahat po ng ating mga pangangailangan. Pero higit sa lahat, isang bagay po na natutunan ko kay Pastor Raymond ay yung pag-iiglesia. Bukod po sa gabay ng banal na espiritu at sa mga turo ni Pablo sa Biblia, sa kanya ko po talaga nakita yung aplikasyon ng pag-iiglesia. So sa ngayon, naging benchmark ko po yung pag-iiglesia ni Pastor Raymond na dala-dala ko hanggang ngayon sa dito sa JF Emos. So maraming salamat dahil sa kanya napatunayan ko na iba talaga yung buhay ng isang mananampalataya na nasa loob ng iglesia. So dahil maiksi lang ang kailangan sa akin, so yun lang po ang pwede ko sabihin. Maraming salamat Pastor Raymond at sana marami pa pong mga kabataan, lalo yung mga kabataan na maturuan niya at magabayan niya patungo po dito sa pag-iiglesia. Salamat po. Ang isa sa mga natutunan ko kay Pastor Raymond is hindi ko makakalubugtan yung sinabi niya na a short pencil is better than a long memory. Nagamit ko talaga yon kasi bilang isang natututo, nakikinig at nag-aaral habang siya ay nagtuturo. Nagamit ko yon sa mga maraming bagay na ako naman ang nakakapag-share, ako naman na nagtuturo. At saka, you're never too old to learn and you're never too young to teach. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga mentoring na ginawa niya simula pa nung panahon ng mga youth days namin hanggang sa ngayon. Lagi lang siyang nandyan naka-guide sa lahat ng mga ginagawa ko at ginagawa namin, mga kabatch ko sa youth before. At maraming salamat po Pastor Raymond sa lahat ng inyong mga ginawa at patuloy na ginagawa sa amin. At happy Pastor's Day po. Memorable moment or unforgettable lesson with Pastor Raymond na nag-stick sa'yo through the years. For me, yung talagang memorable sa akin since I look up kasi kay Pastor. Technically, I've been treating him as pangalawang tatay ko na talaga. So, in the course nung simula nung aking kabataan, yung bandang high school up until right now, he's been my advisor dun sa mga bagay-bagay, counselor sa mga importanteng aspeto sa buhay ko. And the most memorable moment or unforgettable lesson that I've, kumbaga yung nag-stick sa akin through the years is yung how to function as a leader. Timing nga eh, kasi it's kakatapos lang ng crossover at yun yung topic. So yung how to lead people, na it's not about the authority, it's not about the power, or it's not about the title itself, but it's the responsibility, the accountability, and yung heart to serve. Tapos so yun, sa tingin ko yun yung nag-stick sa akin talaga, it's yung pagiging role model niya doon sa as a leader. Yun yung as I see him, na parang if sino man yung nakakakita sa kanya will be inspired na to be someone na sundan mo rin. So yun yung number two, ano ang masasabi mo kay Pastor Raymond? Siguro relative to dun sa question number one, it's because of the motivation and drive
masasabi ko talaga sa kanya, ano yun, nandun yung heart to serve. At yun, naalala ko na may isa siyang sinabi na simula nung nag-decide siya to do full-time doon sa ministry, isa lang yung pumapasok sa isip niya na he should not fail doon sa gagawin niya. Hindi siya dapat hindi maging successful doon sa calling na kung saan siya nag-respond sa calling na yon. Number 3, message for Pastor Raymond. So, Pastor, happy Pastors, Elders Day. So, what I would like to say is, thank you. Salamat po sa pagga-guide, sa pag-treat sa akin na halos anak nyo na rin po. Salamat doon sa lahat nung pagpupursige at pagtsatsaga sa akin personally nung bata pa ako up until hanggang ngayon na may mga anak na rin po ako. So, I would like to thank you at sana patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy kayong bigyan ng kalakasan at patuloy na maging kagamit-gamit at maging inspirasyon pa sa mas maraming tao. Yun lang, maraming salamat. Hello, Pastor Johnny. Nagulat ka, no? Happy Pastor's Day! Well, isang unforgettable memory na naibahagi mo sa akin ay nung ipakilala mo si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Dati, hindi ko naiintindihan ang mga gawain na para sa ating Panginoon. Ngunit patuloy mo akong tinuruan at pinakilala mo sa akin ang tunay paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Marami nga tayong naging pagsubok na naranasan bilang mag-asawa. May mga panahon-panahon na kailangan natin gumising na maaga para magbiyahe from Calamba to Binyan or Calamba to Silang para lang makaten ng gawain. Pero I'm thankful po sa ating Panginoon kasi napakatapat niya sa atin. Patuloy niya tayong binibiyayaan at ginagabayan sa buhay na ito. Salamat Pastor Johnny sapagkat tinutulungan mo kami at binibigyan mo ako ng mga payo sa pagdedesisyon sa ating buhay at pinapalakas mo ang aking loob sa tuwing ako'y pinanghihinaan ng loob. Tunay ngang ikaw ang ibinigay sa akin ng Diyos upang maging katuwang sa buhay na ito. Ang dalawa nating anak na dati-rati ay maliliit pa nung umaten tayo sa JFP niyan ay mga nakapagtapos na rin ng kanilang pag-aaral at pareho na rin ginagamit sa mga gawain sa iglesia. Ang mensahe ko lang sa iyo, Daddy Johnny, Pastor Johnny, ay lagi ka mag-iingat at huwag magpapabaya sa sarili. Dahil tumatanda na rin tayo, alam mo yon, sumasakit na rin ang likod, di ba? Tandaan mo na naririto lang kami na parating nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Patuloy tayong maglilingkod at maging matapat sa ating Panginoon na siyang unang nagmahal at patuloy na naging matapat at nagbibigay biyaya sa atin. Salamat sa pagiging mapagmahal na haligi ng ating tahanan, Jeremy. I love you. Nagmamahal, Mommy Sari. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister M. Sarita ng DFCM Silang. Sa aking pong kaalaman, si Pastor August po ay nagtataglay ng maraming letter M. Ang una po, masipag, mabait, maunawain, magalang, mapagpakumbaba, matyaga. Kaya natatanda ko po na sinabi niya lagi sa amin na hindi na baling siyang maghintay, huwag lang siyang hintayin. Ganun po katyaga siyang maghintay. At saka isa po pong katangian niya ay malilimutin. Kasi po, lalo na sa pangalan, lagi siyang nakakalimot kung sino po yung isang nakausap niya, hindi niya matanda kung sino pangalan.
Kasi po, may edad na. At saka po, ano pa ba? Ah, mayroon po po isa. Mapogi. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Pastor Raymond at ako po ay naging magkaklase noong high school sa Philippine Normal College. Noong mga panahon na yon ay wala sa hinagap niya o maging ako na siya ay magiging pastor. Bakit po? Sapagkat may kakulitan siya noon. Pero nagbago ang lahat ng ito nang siya ay magpunta ng Saudi. Dito niya kinakilala ang Panginoon at nagkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. After 4 years of working in Saudi, he decided to come back to the Philippines for good. Dito na nga po siya nag-work sa isang telephone company. Subalit, after less than a year, kinausap niya ako at sinabi niya sa akin na hindi na siya masaya sa kanyang trabaho sapagkat alam niya na siya ay tinatawag ng Panginoon para sa isang mas mabigat na trabaho. Ito ang pag-iiglesia. He quit his job in 1991 and go full-time po. Hindi po naging madali ang pag-establish ng iglesia noon. The church had its ups and downs. Pero di po siya sumuko. Patuloy niyang ginaganap ang alam niyang pinagagawa sa kanya ng Lord. Ang lagi niya po sinasabi sa akin, bahala na ang Lord na mag-multiply ng gawa. True enough, after 3 decades, naririto pa rin po ang Jesus First Vineyard. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. I can say that Pastor Raymond is also a leader or a pastor with a vision. Maliwanag po sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Subalit, hindi po niya ito basta isinasakatuparan. Pinipilit niya pong timbangin o pag-isipan bago po siya gumawa o humakbang. He made sure that it is God's vision, not his own. I can also say that he is a dedicated pastor. Hindi po lingid sa aming pamilya kung paano niyo pa pinaghahandaan ang mga teachings niya na ihahatid sa atin. May mga panahon na hindi po siya natutulog sapagkat pinipilit niyang maging maliwanag at madali po nating maintindihan ang mga katuroan na yun. There are so many words that I can used to describe Pastor Raymond, but this will all sum up to that you are a good pastor. Thank you for taking care of your flock, for serving your flock well. We appreciate you, Pastor Raymond. At kaya nga po, para sa pastor ng Jesus First Binyan at sa pastor ng aming pamilya, si Pastor Raymond, maraming salamat sa iyo at mabuhay ka.